Grace, sana tama yung sinabi ni Glenda. Hindi naman siguro niya isa sa alang-alang yung buhay niya kung hindi yung totoo. Grace, parang tagumpay itong plano ni Divina. Pag nahanap natin yung baril na ginamit ni Katrina, ibig sabihin nun, lahat ng bigat na dinala ko ng maraming taon na dala-dala ko pa rin hanggang ngayon, mawawala lahat. Makakapagsimula na tayo. Kasama ni Mikmik. Sam, mabibigyan na yung tunay na hustisya ang paggamatay ni Eric. Hustisya rin para kay Michael. Hustisya para kay Madam. Pero sana, Champs, ito na talaga yun eh. Sana ito na talaga yung tutundok sa away ng mga Salvador Villaluna. Sana nga, Benji. Pa. May ibang nagpasabo sa Tierra Mijo Lunch. They suspect it's Katrina. Katrina? Paano? Pareho yung bombang ginamit sa pagpapasabog sa bahay ng medical legal. At may witnesses who came forward na sinasabing si Katrina at ilang lalaki ang huling nakitang lumalabas sa bahay ni Dr. Roldan. Kaya yung authorities, kinunit yung both bombing sa kanya. Pa, ibig sabihin, may pag-asa pang makumit yung sentence mo. But we still have a murder case, Mr. Villaluna. And Rogelio Magno is set to testify against you. Sa dami ng mga kasalanang ginawa ko, makukulong ako sa isang krimen na hindi ko ginawa. Just plead guilty para mababaan ko yung sentensya mo. Hindi akong pumatay kay Gabriel. Wala na bang naniniwala sa akin? Ako. Naniniwala ako sa iyo, Papa. Attorney, ano pang pwede natin gawin para mawalang sala si Papa? Kung yan ang desisyon ninyo, ang poste ng kalaban is yung testimony ng witness na in the first place, hindi ko alam kung saan nila nakuha si Magno. Maybe Sandez wasn't even a lawyer yet, kaya napulot nila yan bago nangyari yung krimen, which proves na nagsisunuling talaga sila. Sandez? Yes, but the problem is, nawawala siya ngayon at yung si Attorney Castillo naghahanap pa ng ebidensya para ikaw mong pagbintangan na ikaw daw ang pumatay. Kapag lumitaw yung Sandez na yan, disbarment ang ihahain ko sa kanya. Papa, alam mo ba kung nasaan si Sandez? Sana pala sinama natin si Brittany and si Amber. No, Katrina. I don't want to subject my apos to the horror that's going to happen. Anong ibig mo sabihin, Mama? Because we want to find out the truth. What the hell is this? You will see. Bakit yung pinapahukay asawa ko? You know, alam mo kung bakit? Sinabi ni Glenda. Isasara na po ba natin? Sandali. Bigyan muna natin sila ng oras. Labas muna tayo. Thank you.
Ma'am, positive. Narito po yung barrel. Tell me, Katrina! Kaninong fingerprint ang makikita namin dyan? Ha? Kanina! Di ba sinabi mo maghanap kami ng ebidensya para maniwala si Divina? Tell me, Katrina! Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Ha? Ikaw ba? Ma'am, mas makabubuti pa kung sasama kayo sa amin si Presinto. Taon mo ko! Sagutin mo ako! Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Oo! Oh! Binigay ko si Eric! Happy! Enough! Hayop ka! Hayop ka! Pagkatapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo! Ano ginawa mo para sa'kin? Ha? Sabihin mo sa'kin, ano ginawa mo? Tinanggap kita! Kahit kailan hindi mo ako tinanggap! Pinatugtog mo ako sa bahay mo, pero tinatog mo ako pa sa'kin! Dahil mukha kang pera! Pera ang hamon mo sa anak ko! Ginamit mo lang siya! Ginamit mo lang siya, Katrina! Pagkatapos, pinatay mo pa siya! Ha? Anong ginawa ng anak ko sa'yo? Wala siyang masamang ginawa mo sa'yo! Ha? Bata! Bakit? Bakit mo hinatay ang anak ko? Dahil iiwalayan niya ako! At ibibigay niya yung mana doon sa bastardang yun! Tapos papabalikin niya si Ella sa bahay! And I won't have that! Hindi ako pwedeng tatuhin na isang mama's boy! Hayop ka! Kasi na hayop ka! Hayop ka! Tama na po yan! Tama na yan, ma'am. Sumama kayo sa amin sa presinto. You can't arrest me! Tapos na yung kaso! Hindi ang bombing na nangyari sa Chera Mijo. O sa pagpatay kay Dr. Roldan. Ito po ang aming warrant of arrest, Katrina Salvador. Ikaw ay inaaresto namin sa salang... Address ng kapatid niya. Kung nagtatago sa Sandeas, diyan siya pupunta. Si Kuya, nakatakas si Katrina. Papa, huwag kayong mag-alala. Hindi papabayaan ni Kuya si Mikmik. At hindi masasaktan ni Katrina yung apo mo. Lang naman si Michael at si Mikmik ang inaalala ko eh. Nag-aalala rin ako para sa'yo. May security kami. Dagdagalin niyo. Hindi lang kayo ni Michael ang pupuntiriyahin niya. Pati mga mahal niyo sa buhay, idadamay niya sa pagganti niya. Alagaan niyo isa't isa. Katrina na sasalubugin siya ng mga pulis dito? Sino nagtimbre sa kanya? Katrina, please. Please, calm down. Masama ito sa'yo. Dante, how can I calm down? Nagpapasok ako ng isang kriminal, isang mamamatay tao sa pamamahay ko. Someone na kinukup ko, pinakain ko, minihisan ko. I treated her like family. How do you think that feels, Dante? How do you think that feels? So, you must feel so vindicated na nagkamali ako. Hindi na nagkamali din ako. So why did you confess? To begin with? Akala ko isa sa amin ni James na nakabaril kay Eric. At ayaw mong hayaang makulong ang kapatid mo. Ganun ba? Parte din ako ng nangyaring away nung gabing yun. Kaya alam ko may kasalanan ako. Pare-pareho lang tayong niloko ni Katrina.
pareho. We're not the same! Hindi tayo pareho! Hindi mo kasama si Katrina araw-araw! How could I not know? How could I be so stupid na hindi ko nakita na may kasama akong aasalob ng pamamahay ko? Divina, hindi ka nagpakatanga. Masyado lang tayo nabulag sa mga galit natin sa isa't isa, kaya naging madali sa kanya para lokohin tayo. Hindi dahil na-clear ka na sa pagpatay kay Eric, ay hindi ko nahahabulin ang papa mo. That's where you're wrong. Hindi ko inaasahan sa iyo, Divina. Good. Mabuti't nagkakaintindihan tayo. Pero sana, nakikiusap ako, alisin mo yung galit sa anak ko. Mahal ka ni Mikmik. Anak pa rin siya ni Ella. Ganun ba talaga kahirap sa'yo aminin na nagkamali ka ng taong kinamuhian? Na yung 10 taong galit mo kay Ella ay para dapat malaki kay Katrina? Dahil saan totoong pumatay sa anak mo? Divina, hindi lang tayo ang biktima ng panluloko ni Katrina. Pati si Mikmik. Nang dahil sa nangyari, nalayo siya sa tatay niya, sa lolo niya, sa mga pinsan niya, sa'yo! Ina ka rin. Bakit hindi mo maintindihan na nawalan siya ng nanay? Ha? Dahil walang tumulong sa kanila ni Ella nung nangangailangan sila ng karamay. Bakit di mo maisip yun? Lahat nung sinisi mo sa amin ni Ella, yung pagkamatay ni Eric, hindi mo ba naisip na hindi sana mamamatay si Ella kung di mo ginawa yun? Ha? Na sana buhay pa yung nanay ng anak ko! Kailangan ng umalis ang mga bata. Hindi makukontento si Katrina na tumakas lang. She wants revenge. Lalo-lalo na sa'yo at kay Mikmik. Sigurado ako ba sa plano mo? Mahirap kumilos na may kasamang bata. To, tinan mo. Nakalimutan mo ito i-convert sa fraction. Sige, gawin mo ulit to at tapos i-check ko. Alam mo, wag na lang kaya tayo mag-aral. Alam ko na! Alam ko na! Mag-celebrate na lang tayo dahil mahuli na yung kapatid ng Diablo! Teka, paano si Britney? Malalayo siya sa mami niya. Mahirap yun. Ate, sige na, please. Tulungan mo na ako sa homework ko. Can't you say I'm worried, ha? Huh? Hindi pa tumatawag sila mami or si Lola? Eh, bakit ka kasi worried? I just have a bad feeling, okay? Ana. Tumawag na si Sir Michael. Nakuhilang ba si Miss Kay? Pinag-iingat tayo ni Kuya. Hindi natin alam kung sino ang gagandihan ni Katrina. Eh si Chang? Ligtas siya. Pinahatid siya ni Kuya sa pulis papuntang probinsya. Hindi siya mahanap ni Katrina. Sina Mikmik? Hirap naman. Yung magpapasaya sa'yo, magpapalungkot naman kay Britney. Parang kahit anong mangyari, may mahihirapan eh. Tara. Hindi kasi sana sinasabi sa atin eh. Ate, kung ayaw nila sabihin, okay lang naman. We have secrets too, di ba? Lola? Ayun na ata si tatay. Sana sila na yan. At Mikmik!
dahil nakatakas si Katrina. Mommy? Kaya kayo, siguraduhin yung walang basta-basta makakapasok sa gate ng village, ha? Lalo na sa bahay na to. Hindi na pwedeng maulit yung pagsugod ni Katrina dati dito. Yes, sir. Check the vicinity. Masamang damo talaga si Katrina, eh, no? Kailangan mag-i-alert na tayong lahat. Michael, mahuhuli pa ba ng gwardiya yun? Hindi ba dapat maglagay na tayo ng mga bawang sa labas para hindi siya makapasok dito? Yung Benji... Baka ba? Masama sa'yo yung ganyan stress. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Wala lang talaga ang gana na kasamaan, Katrina. Baka nga dapat hindi na sa kulungan ipatapon yun eh. Tay, paano si Brittany? Kailangan na natin umalis dito. Move on! Kung papatayin ang anak nila! Please. Naiindi mo ba siya, anak? Anak ko siya. Anak ko si Eric. I loved him like my own son. Pero sinira mo yun. At ngayon, kukunin mo rin ang mga apo ko. Sisirain mo rin ang buhay nila! You think I'm that stupid? Nahahayaan kita sa mga ginagawa mo? No. No! You don't deserve anything! You don't deserve the kids! Lola, please! Stop it, Lola! Let's not do it! Lola! Lola! She's my mother! Layuan mo yung babae niyan! Kriminal yan! No! Pinatay niya ang daddy niyo! Naintindihan niyo? Pinatay niya ang daddy niyo! Your Lola is lying! She's lying! Hindi ako ang sinungaling sa tindalawa! Ikaw ang sinungaling! Lola! Lola! Please don't do it! Money, please! Money, please! Don't worry, sweetheart. She won't. She's too weak. Too old. Too soft. I'm not weak. I am not weak. Do it. Do it sa harapan ng mga apo mo.